mas maganda at mas kumpletong sine ng Martyr or Murderer. Makinig ka, Amy. Darating ang araw, hahanapin din ako ng ating mga kababayan. Hahanapin nila ako, pero hindi nila ako makikita. Gusto kasi natin magkaroon ng tamang perspective yung mga tao. Not to say that what we have heard and listened to in the past ay mali. Gusto nating magkaroon ng perspektibo sa ibang naratibo. I'm sure another blockbuster hit katulad ng Made in Malacanang. And yes, good luck sa lahat ng co-stars ko kasi sila din naman lahat ang kasama dito. And of course to VIVA Films, to Senator Amy, and of course to Direct Darryl Yap. I'm a Marcos loyalist ever since. My family, the heritage of the family has been a Marcos loyalist. And Ferdinand Edelin Marcos has been my idol since I was in mayor and governor. Siyempre maganda yan. Expected na lang lahat yan eh. Oh, it was very good. Very touching. Sobrang nakakaiyak siya. As in, pinipigil ko lang talaga yung iyak ko kanina. Another Darryl Yap masterpiece. Mapapaiyak, mapapatawa, and mapapaisip yung mga Filipinos na manonood ng movie na to. Dapat lang panoorin natin itong Martyr or Murderer para malaman po natin ang katotohanan. Nasasaktan ako kapag sinasabihan kanilang mamamatay tao. Tama sila! Talagang mamamatay tao ako! Made in Malacanang is very nice, but this one is way, way better than Made in Malacanang. Cinematically, it's very visual. Mas mahirap siya dahil una-una sa lahat, napakadaming naging talents. Dahil ginaya talaga namin, especially yung kasal na scene. Aabangan niyo yun. Yung pagtanggap nila sa huli, lahat sila nag-iiyakan. After nila umiyak, magugulat sila. So, halo-halo po ang pagtanggap ng mga tao sa MOM. Tanggal yung pilik mata ko, tsaka yung contact lens ko, kakaiyak. May mga eksena talaga na parang hindi mo mapipigilan eh. Ayokong i-spoil yung movie, pero kailangan talaga mapanood ng bawat Pilipino talaga. Sabi ng daddy ko, di pa tapos ang kasaysayan sa kanya. Kahit yun ang pinapalabas ng mga kalaban niya. Ano bang pinapalabas nila? Na siya ang nagpapatay kay Ninoy. Sa lahat po ng mga gustong umiyak, sipunin. Gaya ko. Mabuti na lang may napulot akong tissue. The drone shots, the production, the scenes in Morocco, this made me feel like proud of like VIVA and producing quality Philippine cinema. We are proud to be part of a history movie. Pagka ito'y na-miss ninyo, napakalaking kakulangan. Kasi parte po ito ng history ng mga bagay na may kinalaman sa kwento ng mga Marcoses na dapat malaman din po nating lahat. For me, why not try to watch this movie para naman makita din ninyo ang side nila. Pinaghirapan po ng buong VIVA to ni Direct Darryl. Siyempre, ang storya ng pamilya Marcos and ang mga bagay na kailangan pa malaman natin na 37 years na hindi natin nalaman. So we have the chance to discover it now. Kwento to ng isang pamilya na gusto lang siyempre maghatid sa inyo ng totoong kwento nila, yung galing sa puso. Gusto ko lang i-comment talaga, out of all, yung last part na hindi ko inaakala na yun, sumakit yung ulo ko sa pagpigil. Maiintindihan nyo pag napanood yun na kung ano yung pinipigilan ko ng grado. I swear. Iba yung last part. Ang daming mga revelations at the same time, mga bagong nakita, and at the same time, no, nakakatuwa rin po na makita rin yung story nila before na never been told. Ang sakit sa dibdib, lahat ng sinasabi nila tungkol kay Daddy. Gusto kong lumaban eh. It really is a story of a gap in time na hindi natin nalalaman noon. Pero ngayon, reveal. Kung nagustuhan nyo yung Made in Malacanang, mas magugustuhan nyo ng 10 times itong Martyr or Murderer. Talagang hindi ka hindi nga. Iba ang ganda nito. Mas malayo kaysa doon sa nauna. Kaya huwag niyong paliligtasin itong Martyr or Murderer dahil napakaganda po talaga. Kung kayo ay natawa, napaiyak nung Made in Malacanang, ay ganun din po. Sulit na sulit po ito. Kaya don't forget to watch Martyr or Murderer, March 1 na po.
Maraming po salamat. For me, they should watch MOM. Just so they know both sides of the story. Kasi for like so many years, it's there in school to study about history. So now it's time naman to hear the version of the other family. Well, I have nothing to say but thank you and you know, endless gratitude for these people who is always you know, always showing not only filling the cinemas but also filling the social media in all platforms. Pinaparamdam nila yung pagmamahal hindi lamang sa akin kundi maging sa mga artista, lalong-lalo na sa kwento ni Senator Amy Marcos, and I'm beyond grateful. I'm truly, truly blessed with this tremendous support. We will always carry the flame that will burn until Marcos's return. Tatakbo ako bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas.